Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies kay drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat, kaibigan! Nagsimula ang serye sa isang babaeng nagngangalang kang Mirei na sumasailalim sa cosmetic surgery para baguhin ang kanyang pangit na hitsura. Mula noong bata pa siya, binubuli siya ng mga tao dahil sa kanyang pangit na mukha at malaking katawan. Siya ay binubuli ng kanyang mga kaedad sa middle school at high school niya. Dahil sa pambubuli na naranasan niya sa loob ng maraming taon, nanlumo siya at sinubukan pang kitilin ang sarili niyang buhay. Naisip niya na ang buhay ay hindi kailanman naging mabuti sa kanya. Lumaki si Mirei bilang isang sensitibong at insecure na babae na may mababang pagpapahalaga sa sarili. Masyado siyang naging mapanuri sa hitsura ng ibang babae. Pagkatapos niyang makapagtapos ng high school, sa wakas ay sinabi niya sa kanyang ina ang tungkol sa pananakot na naranasan dahil sa kanyang pangit na hitsura. Nalungkot ang ina ni Mirei nang marinig niya iyon. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para mapasaya ang kanyang anak. Nagpa siya si Mirei na sumailalim sa cosmetic surgery. Gusto niyang baguhin ang kanyang buong hitsura bago siya pumasok sa universidad. Ang kanyang cosmetic surgery pagkatapos ay naging maayos. Nagkaroon siya ng magandang mukha matapos baguhin ng doktor ang maraming bahagi ng kanyang mukha. Tuwang-tuwa si Mirei nang makita niya ang kanyang bagong mukha sa salamin. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sa wakas ay nagsimula si Mirei sa kanyang unang taon sa isang universidad. Nang makilala niya ang kanyang mga bagong kaibigan, pinuri siya ng mga ito sa kanyang hitsura. Wala nang nang-aasar at nambubuli sa kanya. Ngunit sa kabila noon, si Mirei ay may mababang pagpapahalaga sa sarili at mahihiyain na personalidad. Hindi siya makapaniwala na nakatanggap siya ng mga papuri mula sa kanyang mga kaibigan. Bigla siyang natakot kung malaman nila kung ano ang hitsura niya noon. Hindi pa rin nasanay si Mirei kung paano siya tratuhin ng mga tao sa paligid niya, dahil sa bago niyang magandang hitsura. Nagulat siya nang lumapit sa kanya ang ilang senior at humingi ng mga numero ng kanyang telepono. Nang maglaon, hiniling ng isang senior kay Mirei na ipakilala ang kanyang sarili sa kanyang grupo dahil naisip nila na si Mirei ang pinakakapansin-pansing estudyante doon. Si Mirei ay labis na nag-enjoy sa kanyang mga araw, dahil ito ang unang pagkakataon para sa kanya na magkaroon ng maraming mabubuting kaibigan, gaya ni Sua, na naging napakabuti sa kanya. Itinalaga pa ng grupo ni Mirei si Mirei bilang representasyon ng kanilang grupo para lumahok sa isang talent show. Dahil sa bago niyang magandang mukha, nadama ni Mirei na mas madali para sa kanya ang buhay. Nagustuhan at hinahangaan siya ng mga tao sa paligid niya. Noong sumasayaw siya sa isang talent show, lahat sumayaw kasama niya. Pinasaya nila siya at hinikayat siyang magpatuloy sa pagsasayaw. Naisip ni Mirei na nabubuhay siya sa ibang mundo ngayon. Nang matapos sila, lumabas si Mirei ng gusali upang mag-slide para sa sarili. Habang umiiyak, tinawagan niya ang kanyang ina at sinabi sa kanya na mas maganda ang kanyang buhay ngayon. Inamin niya na hindi na siya natatakot na makipagkaibigan. Sinabi niya na hindi na siya nalulungkot dahil marami na siyang kaibigan ngayon. Pero hindi pala lahat ay may magandang motibo. Kinagabihan, isa sa kanyang mga senior, si Chan Woo, ay umamin sa kanya na gusto siya nito. Pagkatapos ay hiniling ni Chan Woo kay Mirei na pumunta sa isang silid kasama niya. Ngunit bago pa siya magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng masama, isang lalaki ang biglang pumasok sa silid. Ang lalaking iyon ay si Do Kyung-sok. Hindi sinasadyang naitulak si Chan Woo sa sahig nang buksan ni Kyung-sok ang pinto. Galit siya sa ginawa niyang iyon. Ngunit hindi siya pinansin ni Kyung-sok at sinabing pumunta siya sa lugar na iyon para iligtas si Mirei mula sa kanya. Pagkaalis ni Chan Woo sa silid na iyon, tinanong ni Kyung-sok si Mirei kung ayos lang siya. Hindi niya napigilan ang pagtitig sa kanya dahil sa tingin niya ay parang pamilyar ito. Si Kyung-sok pala ay schoolmate ni Mirei. Hinahangaan siya ni Mirei mula noong nasa middle school sila. Noong nasa middle school si Kyung-sok, kilala siya bilang isang gwapo, ngunit malamig at malayong estudyante. Halos lahat ng babae sa paaralang iyon ay nagkagusto sa kanya dahil sa gwapong mukha nito. Naisip ni Mirei na si Kyung-sok ay may maganda ang buhay. Ngunit hindi niya alam, si Kyung-sok ay may sariling dalima dahil sa kanyang hindi masayang buhay. Si Kyung-sok ay nagmula sa isang broken na pamilya. Siya lang ang nakatira kasama ang kanyang kapatid na babae, simula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Sa totoo lang, hindi siya sinuportahan ng kanyang ama na mag-aral ng chemistry sa universidad. Ngunit nag-apply pa rin si Kyung-sok sa chemistry department ng Korea University at sa wakas ay natanggap siya. Nagpa siya siyang mag-aral ng chemistry dahil gusto niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang ina, na nag-aral din ng chemistry sa universidad na iyon. Matapos ang mga araw ng oryentasyon, nagsimulang dumalo si Mirei sa mga klase. Sa tuwing siya ay dumating sa silid-aralan, ang kanyang mga kaklase ay palaging bumabati sa kanya ng masigla.
Pagkatapos ng klase, hiniling sa kanya ni Chan Woo na mag-lunch ng magkasama. Nagulat si Mirei nang umamin muli sa kanya si Chan Woo. Hindi pa rin siya sanay sa mga taong nagkaka-crush sa kanya. Ang bagong buhay na ito kung saan ang mga tao ay nagkagusto sa kanya ay kakaiba pa rin sa kanya. Nakita ni Sua si Mirei na nananghalian kasama si Chan Woo. Noong nasa restroom si Mirei, lumapit si Sua kay Chan Woo at kinausap siya. Nagkaroon siya ng crush kay Chan Woo at umaasa na binibigyan din siya ni Chan Woo ng atensyon. Pagbalik ni Mirei mula sa banyo, binalak niyang sabihin kay Chan Woo na gusto niyang makipag-date sa kanya. Ngunit biglang binawi ni Chan Woo ang kanyang mga sinabi at hiniling sa kanya na kalimutan lahat ng sinabi nito sa kanya. Nataranta si Mirei nang marinig niya iyon. Habang papaalis si Chan Woo sa cafeteria, biglang inilabas ni Kyung Sok ang kanyang paa para madapa siya. Nadapa si Chan Woo dahil doon. Tumayo siya at nagalit kay Kyung Sok. Sinubukan niyang atakihin siya ngunit nagawang iwasan ni Kyung Sok ang kanyang mga pag-atake. Mabilis na nagtipo ng mga tao sa cafeteria at pinanood sila. Nang hahampasin na sana ni Chan Woo si Kyung Sok ng upuan, agad siyang pinigilan ni Mirei. Ngunit itinulak siya ni Chan Woo na muntik na siyang madapa sa sahig. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Kyung Sok sa pamamagitan ng paghuli kaagad sa kanyang katawan. Nakita sila ni Sua mula sa malayo. Nang umalis si Mirei sa cafeteria, sinundan siya kaagad ni Sua. Nag-aalala siya kay Mirei at tinanong siya kung ayos lang siya. Na-touch si Mirei sa kanya. Talagang inisip niya na si Sua ay isang mabuting kaibigan. Pagkatapos, hiniling ni Sua kay Mirei na pumunta sa classroom ng magkasama at sumali sa kanyang research team. Kinabukasan, hiniling ni Kyung Sok kay Mirei na makipag-usap. Gusto niyang ibalik ang pabango nito na nakita niya sa cafeteria ng muntik na itong matamba. Tinanong din niya ito kung siya si Mirei mula sa kanilang middle school. Biglang naalala ni Mirei ang panahon noong nasa middle school siya. Noon, tinanong din siya ni Kyung Sok tungkol sa kanyang pabango. Ang sensitibong si Mirei ay nagalit sa kanya sa pagtatanong ng tanong na iyon dahil akala niya ay tinutokso at binubuli din siya nito. Sa kasalukuyan, nag-alala si Mirei dahil kinilala siya ni Kyung Sok bilang kanyang keskwela. Hiniling niya sa kanya na huwag sabihin ito kahit kanino. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ng mga magulang ni Mirei si Mirei sa campus para batiin siya sa pagtanggap sa universidad. Ngunit nang makita ng ama ni Mirei, hindi niya nakilala ang kanyang anak at napagkamalan siyang ibang tao. Wala siyang ideya na si Mirei ay sumailalim sa cosmetic surgery. Nang sabihin sa kanya ni Mirei ang katotohanan, nagulat at nadismaya ang ama ni Mirei. Nakonsensya si Mirei dahil itinago niya ang impormasyong iyon mula sa kanyang ama. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang ama, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ama at umalis. Hindi na siya umuwi at patuloy na tinatanggihan ang mga tawag nito. Sa gabi, magkasamang pumunta si Mirei, ang kanyang mga kaibigan, at ang kanyang mga senior sa isang lokal na bar. Nag-inuman sila at naglaro doon. Kasama rin nila si Kyung Sok. Hindi niya maiwasang panoorin si Mirei. Tinulungan pa nga niya ito sa isang laro para hindi siya masyadong uminom. Napansin niyo ni Sua at gusto niyang tulungan din siya ni Kyung Sok, ngunit hindi siya pinansin ni Kyung Sok. Pagkatapos, nagsalita siya tungkol sa cosmetic surgery. Ngunit biglang tumayo si Kyung Sok mula sa kanyang upuan at pinagalitan siya, sinabi niya na hindi dapat pag-usapan iyon ng isang estudyante sa universidad. Nagsimulang umiyak si Sua dahil doon. Si Chan Woo na nakakita ay mabilis na napag-alitan si Kyung Sok. Pagkatapos noon, nilapitan ni Chan Woo si Sua at tinanong siya kung ayos lang siya. Hiniling din niya sa kanya na lumabas kasama niya. Ngunit tinanggihan siya ni Sua at hiniling na maging kaibigan lang siya. Habang naglalakad si Mirei sa kalye, nilapitan siya ni Chan Woo at kinukot siya dahil sa sumasailalim sa cosmetic surgery. Nagalit si Mirei nang tawagin ni Chan Woo siyang Gangnam Plastic Monster. Inatake niya ito gamit ang kanyang bag at sinigawan siya sa pagkadismaya. Kinabukasan, nagsimulang pag-usapan ng mga tao si Mirei na sumailalim sa cosmetic surgery. Pagdating ni Mirei sa campus, nakita niya ang mga taong nakatitig sa kanya at tinatawag siyang Gangnam Beauty. Isang mapang-abuso ang termino para sa mga taong maganda ang mukha pagkatapos sumailalim sa cosmetic surgery. Nalungkot si Mirei dahil nangyari na ang kinatatakutan niya sa lahat ng oras na ito. Muli siyang binubuli dahil nalaman ng mga tao na sumailalim siya sa cosmetic surgery. Ang magiliw na ngiti at mainit na pagbati na karaniwan niyang natatanggap mula sa kanyang mga kaibigan ay nawala at napalitan ng mapang-uyam na tawa. Habang papunta si Mirei sa classroom, pinigilan siya ni Kyung Sok at tinanong kung bakit siya sumailalim sa cosmetic surgery. Nang maglaon, tinitipon ni Chan Woo ang kanyang mga junior sa running track. Pinagalitan niya sila dahil wala si Kyung Sok. Galit pa rin siya kay Mirei sa pag-atake sa kanya noong isang gabi. At inilabas niya ang kanyang galit sa kanila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila na mag-push-up, ngunit bigla siyang pinigilan ng presidente ng student council at binalaan siya na may maaaring mag-record ng kanyang ginagawa. Pagkatapos ay dinala sila ni Chan Woo sa banyo at sinabihan silang mag-push-up doon.
Kasama rin nila si Mirei. Si Chan-woo ay nagsimulang mangharas at nambubuli muli sa kanya. Tinanong siya ni Mirei tungkol sa ginawa niya sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin siya, pinagalitan siya ni Chan-woo at itinulak siya palayo. Ipinagpatuloy niya ang panggigipit sa kanya sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya ng pagkalat ng nakakahiyang palayaw para sa kanya. Hindi niya alam, si Sua ang gumawa noon sa kanya. Sinubukan ng ibang mag-aaral na makialam ng patuloy na hinaharas ni Chan-woo si Mirei, ngunit itinulak din sila ni Chan-woo. Nang sasampalin na sana ni Chan-woo si Mirei, biglang dumating si Kyung-sook sa lugar na iyon. Nagalit siya nang malaman niya ang nangyari. Mabilis niyang dinala si Chan-woo sa stall at pinaalis siya doon. Pagkatapos noon, tinawag ni Yeon Woo-young, ang isang estudyante sa kanyang silid. Tinanong niya siya tungkol sa nangyari sa banyo. Sinabi ng estudyante iyon na tinipon ni Chan-woo at ang kanyang mga kaibigan noong umagang iyon. Matapos marinig ni Woo-young ang kanyang kwento, tinawag niya si Woo-young sa kanyang silid. Binalaan niya siya na huwag nang ibuli muli ang kanyang mga junior. Nagbanta rin siya na sisirain niya ang kanyang kinabukasan kung gagawin niya ito muli. Kinabukasan, hinihintay ng mga kaibigan ni Mirei, sina Yu-yun at Jung-bun, si Mirei bago sila tumungo sa silid-aralan. Nang makita nila si Mirei, humingi sila ng paumanhin sa kanya dahil hindi nila siya tinulungan. Natuwa si Mirei nang marinig niya iyon. Masaya siyang malaman na nag-aalala sila. Pagkatapos noon, nilapitan din siya ni Sua at humingi ng tawad sa kanya sa nangyari noong isang araw. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa relasyon nila ni Kyung-sook. Naisip niya na gusto ni Kyung-sook si Mirei dahil laging nandyan si Kyung-sook para sa kanya. Patuloy na hinihimok ni Sua si Mirei na sabihin sa kanya ang tungkol sa relasyon nila ni Kyung-sook. Sinabi ni Mirei na ginawa iyon sa kanya ni Kyung-sook dahil mag-schoolmate sila dati. Matapos marinig iyon ni Sua, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nag-aral sina Kyung-sook at Mirei sa parehong middle school. Ang malapit na kaibigan ni Sua, si Jihyo, ay lumapit kay Kyung-sook at tinanong kung sila ni Mirei ay nag-aral sa iisang paaralan. Nagulat si Kyung-sook nang marinig niya ang tanong niya. Nagtataka siya kung bakit sinabi iyon ni Mirei sa ibang mga estudyante doon dahil naalala niyang hiniling nito sa kanya na huwag sabihin ito kahit kanino. Samantala, bumalik si Jung-bun sa bar kung saan siya at ang kanyang mga kaibigan ay tumambay. Nag-apply siya bilang isang part-time worker doon dahil gusto niyang mapalapit sa may-ari ng bar, si Woo-jin, na crush niya. Ngunit tinanggihan ni Woo-jin ang kanyang aplikasyon dahil mas gusto niya si Sua. Hiniling pa niya kay Jung-bun na hilingin kay Sua na mag-part-time doon. Nalungkot si Jung-bun nang marinig niya iyon, ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi nito sa kanya. Matapos marinig ni Sua na inalok siya ni Woo-jin ng trabaho, pumunta siya sa bar na iyon kinabukasan para mag-apply bilang isang part-timer. Sa campus, pagkatapos ng klase, hiniling ni Mirei si Kyung-sook na makipag-usap. Hiniling niya sa kanya na huminto sa pagpasok at tumayo para sa kanya sa tuwing may problema siya. Tinanong siya muli ni Kyung-sook tungkol sa kung bakit siya sumailalim sa cosmetic surgery. Nadismaya siya sa kanya dahil sumailalim siya sa cosmetic surgery dahil lang sa nakaramdam siya ng insecure sa dati niyang hitsura. Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Mirei dahil sa galit kay Kyung-sook. Napagtanto niya na sinusubukan lamang nitong tulungan siya. Kaya, sinubukan niyang humingi ng paumanhin sa kanya sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na mag-lunch ng magkasama. Nang mag-order sila ng kanilang pagkain, nagkamali si Mirei. Gusto niyang pumili ng menu ngunit pumili na lang siya ng ibang menu. Sa wakas ay inalok ni Kyung-sook ang kanyang sarili na kainin ang menu na napili niya at nag-order ng menu na talagang gusto niya para sa kanya. Sa isang klase, kasama si Mirei sa parehong team ni na Kyung-sook at Sua. Napansin ni Sua na nasugatan ang kamay ni Mirei pagkatapos niyang hawakan ang likido, kaya inalok niya ang sarili na tulungan siya. Ngunit sa kasamaang palad, nasugatan din siya matapos niyang mahulog ang laboratory glass na ipinasa sa kanya ni Mirei. Sinadya pala niyang ginawa iyon para mapansin at matulungan siya ni Kyung-sook. Ngunit hindi siya pinansin ni Kyung-sook, at sa halip ay tinulungan si Mirei. Si Woo-young, ang teaching assistant, ay sumugod din para tulungan si Mirei. Pinigilan pa niya si Mirei nang sinubukan itong linisin ang basag na salamin. Nang maglaon, nang si Mirei ay nanananghalian kasama ang kanyang mga kaibigan, hindi niya maiwasang isipin ang insidenteng nangyari sa science lab. Naniniwala siya na naipasa niya, nang tama ang baso ng laboratorio na iyon kay Sua. Kaya, nag-iisip siya kung paano natapon ni Sua ang likido at sa huli ay nasaktan ang kanyang sarili. Pagkatapos, dinala ni Mirei si Sua sa banyo para linisin ang kanyang sugat. Pagdating nila doon, sinabi ni Sua na ayaw niyang linisin ang kanyang sugat sa harap ng ibang tao. Kaya, pumasok siya sa isang stall at nilinis ang kanyang sugat doon. Pero lumabas, wala siyang sugat sa binti. Nagkunwari lang siyang nasaktan para makuha ang atensyon ng kanyang mga kaibigan. Sa ibang lugar, tumanggi pa rin ang ama ni Mirei na umuwi kahit na humingi na ng tawad sa kanya ang kanyang asawa. Ngunit hindi sinabi ng ina ni Mirei kay Mirei na hindi umuwi ang kanyang ama dahil sa kanya.
Kahit na walang magandang relasyon si Kyung Sok sa kanyang ama, lagi niya itong sinasamahan tuwing dadalo siya sa isang event. Ang ama ni Kyung Sok ay isang mahalagang public figure sa South Korea. Kaya, kailangan dumalo ni Kyung Sok sa bawat event na dadaluhan niya para maging mataas ang tingin ng mga tao sa kanilang pamilya. Sa gabi, si Mirae at ang kanyang kaibigan ay dumalo sa isang pabango na kaganapan. Habang abala sila sa pagtingin sa koleksyon ng pabango doon, biglang lumapit si Woo Young at binati sila. Nagulat si Mirae nang makita siya roon. Sinabi ni Woo Young na inimbitahan siya ng founder ng perfume na dumalo sa event na iyon. Dahil sa kaganapang iyon, nakilala ni Mirae ang CEO ng kumpanya ng pabango na si Haesang. Siya ay nanay ni Kyung Sok. Sinabi sa kanya ni Mirae na nag-aral siya ng chemistry sa universidad dahil gusto niyang maging isang perfumer. Humanga si Haesang sa kanyang kaalaman sa industriya ng pabango. Nang matapos ang event, hiniling ni Haesang kay Mirae na pumunta sa isang bar kasama niya at mag-inuman ng magkasama. Mukhang nag-e-enjoy si Haesang kasama si Mirae at hiningi pa niya ang kanyang numero ng telepono. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Kyung Sok sa lugar na iyon. Binisita niya ang bar na iyon dahil hiniling sa kanya ng kanyang childhood friend na si Woo Jin na tulungan siya sa kanyang bar. Nagulat siya nang makita niya ang kanyang ina. Bigla niyang sinabi kay Woo Jin na hindi niya siya matutulungan noong araw na iyon at umalis kaagad sa lugar na iyon. Nalungkot si Haesang nang makita niya iyon, alam niya na ayaw ng kanyang anak na makasama siya. Nagtaka si Mirae kung bakit ganoon kumilo si Kyung Sok at sinabi sa kanya ni Haesang na si Kyung Sok ay anak niya. Nagulat si Mirae nang marinig iyon. Sa ibang lugar, tinitingnan ni Nasua at Jiyo ang yearbook ng middle school ni Mirae. Gusto nilang makita ang mukha ni Mirae bago siya sumailalim sa cosmetic surgery, ngunit hindi nila siya mahanap sa yearbook na iyon. Ni hindi nila nakita si Mirae sa mga larawan ng isang grupo ng mga estudyante. Dahil doon, mas naging curious sila kung ano ang itsura ni Mirae noon. Nang umuwi si Sua, nagpatuloy siya sa paghahanap ng anumang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Mirae sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Jaryong Middle School, ang middle school na pinasukan ni Mirae. Kinabukasan, hiniling ni Kyung Sok kay Mirae na kausapin siya ng privado. Hiniling niya sa kanya na huwag sabihin kaninuman ang tungkol sa nangyari sa bar. Sa totoo lang, wala siyang tiwala kay Mirae dahil sinabi ni Mirae ang sarili niyang sikreto kay Sua. Ngunit hiniling pa rin niya sa kanya na itago ang kanyang sikreto. Kinagabihan, pumunta si Jungbon sa bar ni Woo Jin para makita si Woo Jin. Pero noong nandoon siya, nakita niya si Woo Jin na nanliligaw sa isang bagong empleyado. Galit siya at nagseselos, pagkatapos ay gumawa siya ng kalokohan sa bagong empleyadong iyon. Samantala, si Mirae at ang kanyang kaibigan, si Byung Jung, ay namimili ng mga sangkap na kailangan nila sa paggawa ng pabango. Nagplano si Mirae na magbenta ng pabango para matulungan ang kanyang ina na magbayad para sa kanyang cosmetic surgery bill. Habang nakikipag-usap siya kay Hang Jung, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Haesang. Tinawagan siya ni Haesang para humingi ng tulong. Habang naglalakad pa uwi sina Mirae at Hang Jung, napagtanto ni Mirae na may sumusunod sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas nahuli nila ang sumusunod sa kanila at tumawag ng pulis. Sa istasyon ng pulisya, inamin ng batang iyon na sinusundan niya si Mirae dahil akala niya ay idolo niya ito. Nakonsensya at napahiya si Mirae nang marinig niya iyon. Hindi nagtagal, ang ama ni Mirae, si Tae-sik, sa wakas ay dumating sa istasyon ng pulisya upang makita ang kanyang anak na babae. Inamin ni Tae-sik na sinusundan niya si Mirae para matiyak na nakauwi ng ligtas ang kanyang anak. Dahil alam ni Tae-sik na si Mirae ay sumailalim sa cosmetic surgery, siya ay lumalayo kay Mirae. Kaya, naantig si Mirae nang malaman niyang sinusundan siya ng kanyang ama sa bahay upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Sinusubukan niyang humingi ng paumanhin sa kanyang ama dahil sa hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa cosmetic surgery na ginawa niya. Kahit na hindi siya pinansin ng kanyang ama, patuloy niyang ipinadala sa kanya ang kanyang mga larawan para pasiglahin siya. Napagtanto niya na ang kanyang anak na babae ay namuhay ng mas maligayang buhay ngayon at dapat siyang maging masaya para dito. Sa campus, isang festival ang gaganapin pagkatapos ng lahat ng mag-aaral sa pagkuha ng mga pagsusulit. Noong hapong iyon, nagpulong ang student council para talakayin ang tungkol sa diskarte na kanilang gagamitin para maraming tao ang bumisita sa kanilang booth sa festival na iyon. Iminungkahi ng isang miyembro ng student council na gumamit sila ng ilang magagandang freshman para akitin ang mga tao na bisitahin ang kanilang booth. Sumang-ayon ng iba pang miyembro at sa wakas ay nagpasya silang piliin sina Sua, Mirae, Jiyo, at Kyung Sok na tumayo sa kanilang booth sa panahon ng festival. Pagkatapos ay hiniling ng presidente ng student council, si Tae Young, si Yoo Yun, ang freshman representative, na hilingin sa kanyang apat na kaibigan na sumama sa kanila. Ginawa ni Yoo Yun ang sinabi niya at nilapitan muna si Kyung Sok. Tinanong niya kung gusto ni Kyung Sok na sumali sa kanila sa festival pero sinabi ni Kyung Sok na hindi.
Pagkatapos noon, pinuntahan ni Yuyun si Nasua at Jiyo at tinanong sila ng parehong tanong. Sumang-ayon kaagad si Nasua at Jiyo na tulungan siya sa festival. Nang makita ni Yuyun si Mirei, sinabi niya na hindi patas ang kanilang mga senior sa pamamagitan lamang ng pagpili ng mga magagandahang estudyante na tatabi sa kanilang booth sa panahon ng festival. Sinabi niya kay Mirei na siya rin ang pinili ng kanilang mga senior, pero sinabi ni Mirei na mayroon na siyang plano sa festival na iyon na magbebenta ng kanyang mga aromatherapy candle. Sa silid-aralan, pinili ni Nasua at Jiyo na umuko sa tabi ni Mirei. Hinimok ni Sua si Mirei na tulungan si Yuyun at ang kanilang klase sa festival pumayag si Mirei. Habang nag-uusap sila, biglang sumulpot si Kyung-sook sa classroom. Namula si Mirei nang makita siya roon. Napansin niyo ni Sua at naunawaan niya na may crush si Mirei kay Kyung-sook. Tinanong niya siya tungkol sa relasyon nila ni Kyung-sook. Pagkatapos ng klase, hiniling ni Mirei kay Kyung-sook na mag-inuman ng magkasama. Palihim silang pinagmamasdan ni Sua mula sa malayo. Nagpunta sina Mirei at Kyung-sook sa isang bar. Nakiusap pala sa kanya si Mirei na makipag-inuman sa kanya dahil humingi sa kanya ng tulong ang nanay ni Kyung-sook na si Hye-sung. Hiniling ni Hye-sung kay Mirei na hikayatin si Kyung-sook na makipagkita at kausapin siya. Simula nang makipaghiwalay siya kay Sang-won, ang ama ni Kyung-sook. Hindi niya nakita ang kanyang mga anak sa loob ng 10 taon. Dinala ni Sang-won ang kanyang mga anak at hindi pinayagan silang makita ang kanilang ina. Dahil sa kwento tungkol kay Hye-sung na paulit-ulit na sinasabi ni Sang-won sa kanyang mga anak, hinamak ni Kyung-sook ang kanyang ina. Mukhang nagalit din si Kyung-sook nang tanungin siya ni Mirei kung bakit tumanggi siyang makita ang kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Mirei ang tungkol sa problema niya sa kanyang ama. Gusto niyang ipakita sa kanya kung ano ang maaaring maramdaman ng isang magulang kapag nag-away sila ng kanilang mga anak. Ngunit hindi talaga natinag si Kyung-sook sa kanyang kwento. Hinamak pa rin niya ang kanyang ina sa pag-iwan sa kanya at sa kanyang kapatid na babae. Tinanong pa niya kung hiniling niya sa kanya na makipag-inuman ng magkasama dahil gusto niyang hikayatin itong kausapin ang kanyang ina. Dahil naging awkward ang sitwasyon, biglang binago ni Mirei ang paksa ng kanilang pag-uusap sa kanyang madilim na nakaraan sa middle school. Inamin niya na sumailalim siya sa cosmetic surgery dahil gusto niyang tratuhin siya ng mabait tulad ng pagtrato nila sa magagandang babae doon. Pagkatapos ay nagkwento siya nang naghihintay siya sa isang bus stop isang gabi. Sinabi niya na naalala niya na pinagtawanan siya ni Kyung-sook noong panahong iyon. Naisip niya na ginawa iyon ni Kyung-sook dahil kinukot siya niya ang kanyang pangit na mukha. Sinabi ni Kyung-sook na hindi niya siya tinatawanan dahil sa kanyang mukha, ngunit dahil sa paraan ng pagsasayaw niya gamit ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kyung-sook na hindi niya gusto ang amoy ng pabango na gamit niya noong panahong iyon. Ang pabangong iyon ay nagpaalala sa kanya ng kanyang ina. Sinabi ni Mirei kay Kyung-sook na si Hye-sung ay isang mabuting tao at naniniwala siyang hindi papansinin at iiwan ni Hye-sung ang kanyang mga anak. Pagkatapos noon, umalis sina Kyung-sook at Mirei sa bar. Habang naglalakad si Mirei pa uwi, tinawagan niya si Hye-sung at humingi ng tawad sa kanya dahil nabigo siyang hikayatin si Kyung-sook na makipag-usap sa kanya. Naintindihan naman ni Hye-sung at nagpasalamat sa kanya. Nang umuwi si Kyung-sook, nalaman niyang gusto ng kanyang ama na ipadala ang kanyang kapatid na babae, si Kyung-hee, upang mag-aral abroad. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ng kanyang ama at hiniling na huwag itong gawin. Sinabi ni Sang-won na gusto niyang ipadala si Kyung-hee para mag-aral sa ibang bansa, dahil palaging may masamang marka si Kyung-hee sa paaralan. Si Sang-won ay isang kongresista na tumatakbong alkalde. Sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang anak na babae upang mag-aral abroad, umaasa siyang maliligtas niya ang kanyang reputasyon. Hindi niya gustong masira ang kanyang magandang reputasyon ng isang anak na babae na may mahinang pagganap sa akademiko tulad ni Kyung-hee. Sa isang coffee shop, nagtatrabaho si Sua ng part-time bilang cashier. Nang mag-order ang 3 customer, nagtanong ang isa sa kanila kung bakit hindi siya nakilala ni Sua. Si Yong-chul ang lalaking ito. Akala niya ay makikilala siya ni Sua dahil nilike ni Sua ang kanyang Instagram post. Pumunta siya sa coffee shop na iyon para makasama si Sua, pero abala pa rin si Sua sa kanyang trabaho. Kaya, hiniling niya sa kanya na bumisita sa booth ng chemistry department sa campus festival. Kinabukasan, habang naghahanap si Woo-young ng matutuluyan, nakita niya si Hyun-jung. Alam na alam ni Hyun-jung ang lugar na iyon, kaya inalok niya ito ng tulong. Sinabi niya na maaari niyang tulungan si Woo-young na makahanap ng magandang lugar na matutuluyan niya. Pagkatapos nilang maghanap ng lugar na magkasama, pumunta sila sa bar ni Woo-jin at uminom. Hiniling ni Woo-young si Hyun-jung na hilingin kay Mirei na sumama sa kanila, at si Mirei ay dumating sa lugar na iyon hindi nagtagal pagkatapos noon. Habang nagsasama-sama silang tatlo, biglang dumating si Kyung-sook at sumama sa kanila. Talagang pumunta si Kyung-sook sa lugar na iyon para makipagkita kay Woo-jin. Pero pagkatapos niyang makita doon sina Woo-young, Mirei, at Hyun-jung, sumama siya kaagad sa kanila.
Dumating ang araw ng festival. Noong araw na iyon, abala ang lahat ng student council sa Korea University sa pag-set up ng kanilang mga booth para i-promote ang kanilang mga departamento. Si Mirei, Jihyo, at Sua, na inatasan ng student council na i-promote ang kanilang departamento. Suot nila ang mga uniforme na inihanda para sa kanila. Nagulat si Yuyun at ang iba pang mga estudyante nang makita nila sila na naka-uniforme. Naisip nila na ang mga uniforme na iyon ay masyadong mapanukso at masyadong maikli. Sa kabila noon, sinabihan nila sila na ipagpatuloy ang pagsusuot ng mga uniforme para makaakit sila ng mas maraming tao sa kanilang booth. Maganda ang naging diskarte nila. Dahil kina Mirei, Jihyo, at Sua, maraming tao ang bumisita sa booth ng chemistry department. Habang si Mirei ay nagsisilbi sa mga customer doon, tatlong lalaki ang biglang pumunta sa lugar na iyon at tinanong siya kung may bakanteng upuan pa ba sila. Isa sa mga lalaking iyon ay si Yongchul. Nagulat si Mirei nang makita siya doon. Nakita ni Sua si Yongchul at ang kanyang mga kaibigan at binati sila kaagad. Nang ipakilala niya si Mirei kay Yongchul, agad silang iniwan ni Mirei. Ngunit biglang nakilala ni Yongchul si Mirei bilang kanyang schoolmate. Sinabi niya na may kakilala siyang may kaparehong pangalan at tinanong niya kung sila ay iisang tao. Matapos malaman ni Yongchul na si Mirei ay kanyang kaskwela, hindi niya maiwasang tumingin sa kanya. Hindi komportable si Mirei dahil doon. Pagkatapos ay sinabi ni Mirei kay Taeyang na siya ay may sakit kaya kailangan niyang umalis ng maaga. Ngunit hindi siya pinayagan ni Taeyang na gawin iyon maliban na lang kung makakahanap siya ng papalit sa kanya para pagsilbihan ang mga customer. Narinig iyon ni Kyung-sook at inalok ang kanyang sarili na palitan ang posisyon ni Mirei. Habang sinusubukang umalis ni Mirei sa lugar na iyon, bigla siyang hinawakan ni Sua at hiniling na sumama sa kanila ni Yongchul. Sinadya iyon ni Sua dahil alam niyang nag-aral sina Mirei at Yongchul sa parehong middle school. Tinuya ni Yongchul si Mirei dahil malaki ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Naalala niyang minsang umamin sa kanya si Mirei pero brutal niyang tinanggihan dahil sa pangit nitong mukha. Patuloy niyang kinukot siya si Mirei at pinag-uusapan ang kanyang madilim na nakaraan nang hindi man lang inaalala ang nararamdaman ni Mirei. Naiinis si Mirei na marinig siya, kaya tumayo siya sa kanyang upuan at sinabihan siyang huminto. Nakita iyon ni Kyung-sook at agad na tumayo para kay Mirei. Sinabi niya na si Yongchul ay isang inutil na tao na gusto lang ipahiya si Mirei sa harap ng maraming tao at sinabihan siyang umalis sa lugar na iyon. Pagkatapos noon, umalis si Mirei sa booth. Sinundan siya ni Sua at sinubukang tulungan siyang kumalma. Sinabi niya na nagbago ang kanyang pananaw pagkatapos niyang malaman na ang isang tulad ni Mirei ay sumailalim sa cosmetic surgery. Hindi maintindihan ni Mirei ang ibig niyang sabihin doon. Matapos mabalitaan ni Hyunjung ang tungkol sa nangyari kay Mirei, nilapitan niya si Yongchul at hinarap siya dahil sa pagpapahiya sa kaibigan sa harap ng maraming tao. Sinabi ni Yongchul na pumunta siya sa lugar na iyon dahil inimbitahan siya ni Sua. Sinabi niya na wala siyang ideya na naroon si Mirei. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Hyunjung ang kanyang Instagram post kung saan nag-iwan ng komento si Sua para ipakita sa kanya na talagang magkaibigan sila ni Sua. Pagkatapos ng klase, nakatanggap si Mirei ng tawag mula kay Haesung. Nagpasalamat si Haesung sa pagpapadala sa kanya ng aromatherapy candle na ginawa niya. Sinabi niya na maganda ang amoy ng kandilang iyon. Pagkatapos noon, nagkita sina Mirei at Haesung sa isang cafe. Humingi ulit ng tawad si Mirei sa kanya dahil hindi pa rin niya magawang hikayatin si Kyung-sook na kausapin siya. Sinabi rin niya sa kanya na sumailalim siya sa cosmetic surgery dahil pagod na siya sa pambubuli at panunukso na natanggap niya dahil sa kanyang pangit na mukha. Nagpa siya siyang sabihin iyon sa kanya dahil naalala niya na minsan silang nagkita ni Haesung noong nakaraan. Noong sinusubukan ni Mirei na pitilin ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pantalon sa tulay, biglang dumating ang isang babae sa lugar na iyon at pinigilan siyang gawin iyon. Ang mabait na babaeng iyon ay si Haesung, isang babaeng nakaupo sa harap niya ngayon. Kinabukasan, habang naglalakad sina Mirei, Jihyo, at Sua papunta sa booth nila, bigla silang hinarang ng isang babae mula sa ibang booth. Hiniling sa kanila ng babaeng iyon na sumali sa isang blind date game. Naisip ni na Mirei, Jihyo, at Sua na ito ay isang kawili-wiling ideya. Habang ang babaeng iyon ay naghahanap ng isa pang lalaki na makakasama nila sa laro, biglang dumating si Kyung-sook sa lugar na iyon at sumama sa kanila. Bago magsimula ang laro, hinilingan ng mga lalaking kalahok na pumili ng kanilang mga kapareha at pinili kaagad ni Kyung-sook si Mirei. Nagulat si Mirei nang makita niya iyon. Napangiti si Sua nang mapansin sila. Biglang natapon ni Mirei ang kanyang inumin sa kanyang t-shirt. Dahil doon, nagpa siya siyang umalis sa laro para magpalit ng damit. Mabilis na tumayo sina Sua at Kyung-sook mula sa kanilang mga upuan at inalok ang kanilang mga sarili na sumama sa kanya sa student council room. Sa wakas ay pinili ni Mirei si Kyung-sook na sumama sa kanya pagkatapos niyang maalala ang sinabi sa kanya ni Hyunjung noong isang gabi. Sinabi sa kanya ni Hyunjung na bumisita si Yongchul sa kanilang booth dahil si Sua ang nag-imbita sa kanya na pumunta.
Galit si Sua dahil mas pinili ni Mirei si Kyung-sook kaysa sa kanya. Hindi na siya interesadong sumali sa laro. Ngunit habang sinusubukang umalis ni Sua at Ji-hyo sa booth na iyon, sinabi sa kanila ng babae mula sa booth na iyon na iniwan ni Kyung-sook ang kanyang telepono doon. Sina Mirei at Kyung-sook ay nasa student council room at sinubukang maghanap ng anumang damit para kay Mirei doon. Ngunit biglang, ang pinto ay nakalock mula sa labas at sila ay nakulong sa silid na iyon. Sa kabutihang palad, sina Tae-young at Tae-hee, ang sekretarya ng student council, ay dumating sa lugar na iyon. Nagulat sila nang makita sina Mirei at Kyung-sook sa silid na iyon. Nahiya si Mirei dahil doon. Agad siyang umalis sa lugar na iyon. Pagkatapos noon, magkasamang nanood ng mga paputok sina Mirei at Kyung-sook. Gaya ng dati, pinagmamasdan sila ni Sua mula sa malayo. Biglang nagring ang phone ni Kyung-sook. Tiningnan nito ni Ji-hyo at nakita niya ang isang mensahe mula sa ama ni Kyung-sook. Nagulat siya nang malaman niya na ang ama ni Kyung-sook ay ang congressman na si Sang-won. Mabilis niyang sinabi kay Sua ang tungkol dito. Pag-uwi ni Sua, naghanap siya ng anumang impormasyon tungkol sa pamilya ni Kyung-sook sa internet. Nabasa niya ang isang artikulo tungkol sa diborsyo ng mga magulang ni Kyung-sook. Kinabukasan, nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang tungkol sa background ng pamilya ni Kyung-sook. Nang dumating si Kyung-sook sa campus, narinig niyang pinag-uusapan ng ilang estudyante ang tungkol sa kanyang ina na nagtatrabaho bilang CEO ng isang kumpanya ng kosmetiko. Sa silid-aralan, hiniling ni Sua kay Ji-hyo na ibigay ang telepono ni Kyung-sook sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa mesa ni Kyung-sook at ibinalik ang telepono nito sa kanya. Tiningnan ni Kyung-sook ang kanyang telepono at nakakita ng mensahe mula sa kanyang ama. Pinagalitan niya si Sua sa pagbabasa sa mensaheng iyon nang walang pahintulot niya. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Ji-hyo kay Kyung-sook na siya ang nagbasa ng mensaheng iyon at nagsabi sa lahat tungkol sa kanyang pamilya. Matapos marinig iyon ni Kyung-sook, humingi siya ng paumanhin kay Sua dahil sa pagsabi niya sa kanya kanina. Sinabi ni Ji-hyo na naiintindihan niya siya dahil wala rin siyang ina. Sinabi niya sa kanya ang kwentong iyon para mapalapit siya kay Kyung-sook. Samantala, papunta sina Mirei at Woo-young sa gusali ng kumpanya ni Hye-sung para makipagkita kay Hye-sung. Ngunit pagdating nila doon, sinabi sa kanila ng receptionist na na-hospital si Hye-sung. Pagkatapos nilang marinig iyon, pumunta sila kaagad sa hospital. Pagdating nila doon, sinabi ng director ng cosmetics company ni Hye-sung na si Soo-hyun na wala pa ring malay ngayon. Sinabi ni Soo-hyun na si Hye-sung ay na-hospital dahil sa pagkalason sa pagkain. Ipinaliwanag niya na hindi matukoy ni Hye-sung ang pagkakaiba sa pagitan ng panas na pagkain at sariwang pagkain dahil wala na siyang kakayahang umamoy. Nagulat sina Mirei at Hye-sung nang marinig nila iyon. Namangha din sila na isinakripisyo ni Hye-sung ang kanyang sarili para makagawa siya ng magagandang pabango. Sa wakas ay nagpa siya si Mirei na manatili sa hospital para alagaan si Hye-sung. Tinawagan niya si Kyung-sook at sinabi sa kanya na na-hospital ang kanyang ina. Sa pagsasabi nito sa kanya, umaasa siyang pupunta si Kyung-sook sa hospital para bisitahin ang kanyang ina. Sa wakas ay nagising si Hye-sung. Nakonsensya siya dahil kinailangan ni Soo-hyun at Mirei manatili sa hospital para alagaan siya. Iminungkahi ni Soo-hyun na kumuha siya ng personal assistant na maaaring mag-alaga sa kanya. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sa wakas ay dumating si Kyung-sook sa hospital. Lumapit siya sa silid ng kanyang ina at nakita ang kanyang ina. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa kanyang ina. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na iniwan ni Hye-sung ang kanilang pamilya at sumama sa ibang lalaki. Biglang nakita ni Hye-sung si Kyung-sook na nakatayo sa harap ng pinto. Sa wakas ay pumasok si Kyung-sook sa silid at kinausap ang kanyang ina. Humingi ng paumanhin sa kanya si Hye-sung sa pag-iwan sa kanya at sa kanyang kapatid at piniling ituloy ang kanyang karera kaysa sa pag-aalaga sa kanila. Inamin niya na napaka-ambisyosa niya noon dahil gusto niyang maging isang matagumpay na businesswoman. Dahil doon, madalas siyang nakipagtalo sa kanyang asawa na hindi suportado sa kanya para maging isang businesswoman. Naisip ni Sang-won na hindi na makakapagbigay si Hye-sung ng oras para sa kanyang pamilya pagkatapos niyang maging abala sa kanyang trabaho. Sinisi ni Hye-sung ang sarili sa paaghiwalay sa kanilang pamilya. Sinabi rin niya kay Kyung-sook ang tungkol sa trahedya na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kakayahang umamoy. Sinabi niya na hindi siya maaaring maging isang perfumer dahil doon. Sa kotse, nag-alala si Sang-won nang malaman niyang nakikipagkita si Kyung-sook sa kanyang ina. Natatakot siya kung susubukan ni Hye-sung na ihiwalay siya sa kanyang anak. Pag-uwi ni Kyung-sook, hiniling ni Sang-won na makipag-usap sa kanya. Nagprotesta siya sa kanyang anak para sa muling pagsasama sa kanyang ina na hindi kailanman hinanap sa kanya sa loob ng 10 taon. Ngunit sinabi ni Kyung-sook na ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa kanyang ina ay isang kasinungalingan. Alam niyang hindi kailanman nanloko si Hye-sung. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa nangyari sa kanyang ina. Sa wakas ay inamin ni Sang-won na siya ang nagpawala sa kakayahan ni Hye-sung sa pag-amoy.
Ginawa niya iyon dahil nagalit siya kay Haesang dahil inuuna niya ang career niya kaysa sa pamilya niya. Alam na ngayon ni Kyung-sook kung bakit ang kanyang ina ay nag-whisper ng kanyang mga pabango na parang baliw. Ito ay dahil hindi niya maamoy ang kanyang mga pabango dahil nawalan siya ng kakayahang umamoy. Sa bahay, nanananghalian si Mirae kasama ang kanyang mga magulang. Mukhang bumubuti na rin ang relasyon niya sa kanyang ama. Mahal na mga magulang ni Mirae si Mirae. Palagi nilang binibigyan siya ng mainit na pagmamahal at atensyon sa tahanan. Ang ina ni Mirae na si Yoon Sim ay kumuha ng larawan ni Mirae dahil proud na proud ito sa kanya. Nang maglaon, habang magkasamang naglalakad si Mirae at ang kanyang ama sa kalye. Humingi ng paumanhin sa kanya si Tae-sik dahil hindi siya nito tinulungan sa pagpapa-opera. Nagsisi siya na hindi niya makita ang lumang mukha nito sa huling pagkakataon. Habang namimili si Soo-ah sa isang convenience store, nakasalubong niya si Yoo-yeon. Binati siya ni Yoo-yeon at tinanong siya kung nakatira siya sa malapit, ngunit sinabi ni Soo-ah na bagong lipat siya sa lugar. Sa wakas ay nagpa siya si Kyung-sook na umalis sa bahay ng kanyang ama. Nang malaman ni Sang-won ang tungkol doon, hinarang niya kaagad ang credit card ni Kyung-sook. Pumunta si Kyung-sook sa bar ni Woo-jin at hiniling sa kanya na payagan siyang manatili doon ng ilang araw. Habang nakikipag-usap siya kay Woo-jin, bigla niyang naalala na kailangan niyang dumalo sa housewarming party ni Woo-young. Hiniling niya kay Woo-jin na ipahiram sa kanya ang kanyang telebisyon dahil kailangan niya na may maibibigay kay Woo-young. Sina Mirae at Yoon-jung ang mga unang bisita na dumating sa bagong bahay ni Woo-young. Tiningnan ni Mirae ang kanyang telepono at nalaman niyang hindi sinagot ni Kyung-sook ang kanyang mensahe sa isang group chat na ginawa nila. Naisip niya na hindi darating si Kyung-sook dahil doon. Ngunit biglang, dumating si Kyung-sook sa lugar na iyon dala ang telebisyon ni Woo-jin. Nagulat ang lahat nang makitang dala niya ang telebisyong iyon nang walang anumang kahon. Kinabukasan, hiniling ni Kyung-sook kay Mirae na sumama sa kanya sa isang sinehan. Sinabi niya na ito ay para sa kanilang group assignment. Pumayag si Mirae na gawin iyon. Bago siya pumunta sa sinehan kasama si Kyung-sook, bumisita siya sa isang cosmetic store para bumili ng lipstick. Gusto niyang magmukhang mas maganda kapag lumabas siya kasama ang isang lalaking gusto niya. Habang nanonood ng sine sina Mirae at Kyung-sook, kinuha ni Mirae ang kanyang notebook at ginawa ang kanilang group assignment. Hindi inaasahan ni Kyung-sook na gagawin iyon ni Mirae. Sa totoo lang, nakaramdam ng kaba si Mirae na makasama si Kyung-sook sa sinehan na iyon dahil parang magde-date sila. Patuloy niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na ang ginagawa nila ay gumagawa ng assignment at hindi nakikipag-date. Habang naglalakad si Soo-ah sa kalye, isang matandang babae ang biglang lumapit sa kanya. Ang matandang babaeng iyon ay ang kanyang lola. Mukhang hindi nagustuhan ni Soo-ah ang kanyang lola dahil iniwan niya itong mag-isa sa kalsada. Nandoon pala si Yoo-yeon at nakita niya ang ginagawa ni Soo-ah sa kanyang lola. Pagkaalis ni Mirae at Kyung-sook sa sinehan, biglang umulan. Dahil doon, kinailangan nilang maglakad sa kalye ng magkasama. Sa kabila ng malakas na ulan, inihatid pa rin ni Kyung-sook si Mirae pauwi. Sinabi niya kay Mirae na binisita niya ang kanyang ina sa hospital. Sa wakas ay nagpa siya si Sang-won na makita ang kanyang dating asawa, si Haesang. Galit siya kay Haesang dahil sa pakikipagkita niya kay Kyung-sook. Inakusahan pa niya siya ng brainwashing kay Kyung-sook dahil nagpa siya si Kyung-sook na umalis sa kanyang bahay. Ngunit sinabi ni Haesang na hindi pa niya ginawa iyon. Alam niyang si Sang-won ay nagsisinungaling sa kanilang mga anak sa lahat ng oras na ito. Kinabukasan, pumunta si Kyung-sook kay Woo-young sa kanyang silid. Nakita ni Kyung-sook ang isang post tungkol sa isang pagpapaopa ng bahay na in-upload ni Woo-young sa kanyang social media at tinanong siya tungkol dito. Interesado siyang maging kasambahay, ngunit dahil wala siyang pera, inalok niya ang kanyang sarili na gawin ng mga gawaing bahay sa halip na magbayad ng rente sa bahay. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanyang sitwasyon ngayon kung saan umalis siya sa bahay ng kanyang ama at wala siyang pera dahil na-block ng kanyang ama ang kanyang credit card. Matapos marinig iyon ni Woo-young, sa wakas ay pumayag siyang tanggapin si Kyung-sook bilang kanyang kasambahay. Kinabukasan, pumunta si Kyung-sook sa bahay ni Woo-young. Dala niya ang malita niya. Habang hinihintay niya si Woo-young doon, nakita niya si Mirae at ang mga magulang nito na nakikipag-usap kay Woo-young doon. Nakaramdam siya ng selos nang makita ang mga ito. Maya-maya, pumunta si Mirae sa bahay ni Woo-young para dalhan siya ng pagkain. Nagulat siya nang malaman niyang nakatira si Kyung-sook doon. Pagkaalis ni Kyung-sook sa bahay ng kanyang ama, pakiramdam niya ay lubos na nagbago ang kanyang buhay. Niwala siyang pera pambili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil doon, nagsimula siyang maghanap ng anumang part-time na trabaho. Nabalitaan ni Soo-ah ang tungkol sa nangyari sa kanya. Kaya, inalok niya siya na magtrabaho sa isang coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. Pumayag si Kyung-sook at pumunta sa coffee shop na iyon kasama si Soo-ah para sa isang interview. Kahit na walang karanasan si Kyung-sook, tinanggap siya ng may-ari ng coffee shop bilang trabahador doon dahil sa kanyang gwapong mukha.
Habang inihahanda ni Kyung Sok ang kanyang sarili sa trabaho, narinig niya ang ibang mga manggagawa na nagchichismisan tungkol sa kanya. Inakala ng mga manggagawang iyon na isa sa kanila ay matatanggal sa trabaho dahil hindi sila gwapo. Nakonsensya si Kyung Sok nang marinig iyon. Pagkatapos ay kinansela niya ang kanyang kontrata sa pagtatrabaho dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho ang mga manggagawang iyon. Tinawagan ni Haesang si Mirae at hiniling na makipagkita sa kanya. Pagdating niya sa meeting place, nakita niya si Mirae na kausap si Kyung Sok. Lumapit si Haesang sa kanila at hiniling silang kumain ng sabay sa isang restaurant. Pagkatapos nilang kumain sa restaurant, pumunta sila sa bahay ni Woo Young at uminom. Masaya si Haesang dahil hindi nagalit si Kyung Sok sa kanya. Ipinagmamalaki niya na lumaki ang kanyang anak bilang isang gwapo at mabait na lalaki. Masaya rin si Mirae na makitang maayos sina Haesang at Kyung Sok. Nolising pa nga siya dahil sa sobrang pag-inom. Si Haesang na nakakita iyan ay humiling kay Kyung Sok na iuwi si Mirae. Bago umalis si Haesang, hiniling niya sa kanya na lumipat sa kanyang bahay kung gusto niya. Binigyan din siya ng pera at sinabihan siyang gamitin ang perang iyon para bumili ng gamot para kay Mirae. Pagkatapos, tinanong niya siya kung maaari niya itong yakapin at hinayaan siya ni Kyung Sok na gawin ito. Tila talagang nami-miss ni Haesang ang kanyang anak ngunit wala siyang magawa dahil nahihiya siya sa ginawa niya noong nakaraan. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya mapigil ang mapangiti dahil napakasaya niyang muling makasama ang kanyang anak. Kinabukasan, nakaramdam si Mirae ng matinding pananakit ng ulo dahil sa sobrang pag-inom niya kagabi. Naalala niya na binuhat siya ni Kyung Sok sa kanyang likod habang inihahatid siya pauwi. Nakaramdam siya ng hiya nang maalala niya iyon. Nang makasalubong niya si Kyung Sok sa kalye, sinubukan niyang iwasan ito. Ngunit hiniling ni Kyung Sok na sabay na sila pumunta sa campus. Pinakiusapan din siya nito na huwag nang uminom ng marami. Pagkatapos, pumunta si Mirae at Kyung Sok sa campus sakay ng bus. Habang nasa bus sila, isang high school student ang biglang bumati kay Mirae. Ang batang iyon pala ang sumusunod sa kanya sa bahay dahil napagkamalan niyang idolo siya. Tinanong niya ang Instagram account ni Mirae pero pinigilan siya kaagad ni Kyung Sok. Tinanong ng batang iyon kung boyfriend ni Mirae si Kyung Sok, hindi magkatugma ang sagot ng dalawa. Nalito ang batang iyon at sa wakas ay nagpa siya umalis na lang. Nataranta rin si Mirae ngunit natuwa nang marinig niyang sinabi ni Kyung Sok na boyfriend niya ito. Pero sinabi ni Kyung Sok na ginawa lang niya iyon para lumayo ang lalaki. Pagkatapos ng klase, nagpulong si Mirae at ang kanyang grupo para tapusin ang kanilang practicum report. Bilang sekretarya ng grupo, si Sua ang nagtago ng ulat na iyon. Ngunit sa kasamaang palad, nawalan sila ng isang pahina ng kanilang report. Nagalit sa kanya ang kanyang grupo dahil doon. Bilang pinuno ng grupo, pumasok si Kyung Sok at tinulungan si Sua na matindaan at muling isulat ang kanilang ulat sa practicum noong nakaraang linggo. Pagkatapos noon, pumunta si Sua at Kyung Sok sa kwarto ni Woo Young para isumite ang kanilang report. Nagseselos si Mirae nang makita silang magkasama. Matapos isumite ni Sua at Kyung Sok ang kanilang report, hiniling ni Sua si Kyung Sok na sabay na mag-lunch. Tinatrato siya ni Sua upang magpasalamat sa pagtulong sa kanya. Habang kumakain sila, tinanong ni Sua si Kyung Sok kung may crush siya ngayon. Pagkalabas nila ng cafeteria, nakita nila si Mirae at Woo Young na naglalakad ng magkasama. Lumapit si Sua at binati sila. Hiniling ni Kyung Sok kay Mirae na sabay na umuwi ngunit sinabi ni Mirae na kailangan niyang dumalo sa isang job interview. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kyung Sok kung kailangan ng recruiter ng isa pang empleyado dahil gusto rin niyang mag-apply ng trabaho. Nagseselos si Sua nang makita niya sila, kaya iniwan niya sila kaagad. Kinabukasan, habang inihahanda ni Kyung Sok ang kanyang sarili para pumunta sa kanyang pinagtatrabahuan, pumunta si Haesang sa bahay ni Woo Young para bisitahin ang kanyang anak. Nagdala siya ng pagkain para kina Kyung Sok at Woo Young. Pinasakay din niya sina Kyung Sok at Mirae at hiniling na sabay silang mananghalian. Sa isang coffee shop, habang nagtatrabaho si Kyung Sok, biglang dumating si Kyung Hee sa lugar na iyon. Nagulat si Kyung Hee nang makita ang kanyang kapatid na nagtatrabaho ng part-time doon. Pagkatapos ay hiniling ni Kyung Sok na mag-lunch ng magkasama. Sumama sa kanila si Mirae at hinangaan si Kyung Sok sa pagbabahagi ng kanyang pagkain sa kanyang kapatid na babae. Hindi nagtagal, dumating si Haesang sa lugar na iyon. Nagulat siya nang makita niya si Kyung Hee doon. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang muli ang kanyang anak na babae pagkaraan ng mahabang panahon. Nang umalis si Kyung Hee sa lugar na iyon sinundan siya ni Haesang. Nagulat si Kyung Hee nang makita niya ang kanyang ina doon. Hindi niya inaasahan na muling magpapakita sa kanyang harapan ang kanyang ina. Pagkatapos, pumunta sina Haesang at Kyung Hee sa malapit na coffee shop. Tila galit at bigo si Kyung Hee sa kanyang ina sa pag-iwan sa kanya at sa kanyang kapatid. Naniniwala pa rin siya na ang kanyang ina ay may ibang lalaki tulad ng sinabi ng kanyang ama. Maya-maya, pumunta si Haesang sa opisina ni Sangwon. Pagdating niya doon, nakita niya si Sangwon at kanyang team na inihahanda ang kanilang sarili para sa campaign ni Sangwon.
Pumunta si Haesang sa lugar na iyon upang himukin si Sangwon na sabihin sa kanilang mga anak ang katotohanan kung bakit sila naghiwalay. Nagbanta siya na sisirain niya ang magandang reputasyon ni Sangwon sa panahon ng kanyang kampanya kapag tumanggi itong gawin iyon. Dahil doon, nang umuwi si Sangwon, sa wakas ay sinabi niya kay Kyung-hee ang tunay na dahilan kung bakit sila naghiwalay ng kanyang ina. Sinabi niya na hindi totoo na iniwan ni Haesang ang kanilang pamilya. Nagalit si Kyung-hee nang malaman niyang nagsisinungaling sa kanya ang kanyang ama sa lahat ng oras na ito. Naisip niya na ang kanyang ama ay isang masamang tao dahil sa pag-iisip niya ng masama sa kanyang ina. Kinabukasan, hinihintay ni Kyung-sook si Mirae na magkasamang pumunta sa campus. Madalas na namula si Mirae at na-awkward din dahil sa pakikitungo sa kanya ni Kyung-sook. Crush niya ito mula pa noong nasa middle school sila, ngunit natatakot siyang ipagtapat sa kanya ang kanyang nararamdaman. Sa campus, nakatanggap si Mirae ng text message mula kay Sua. Hiniling ni Sua na makipagkita sa kanya. Nang magkita sila, tinanong ni Sua si Mirae kung kailangan pa ng kanyang pinagtatrabahuan ng empleyado dahil gusto niyang magtrabaho doon. Gusto niyang mapalapit kay Kyung-sook at makuha ang puso nito. Sinubukan niyang gawing insecure si Mirae sa kanyang sarili sa pamamagitan ng muling pag-uusap tungkol sa cosmetic surgery. Sa wakas ay naunawaan ni Mirae na hindi siya kailanman nagustuhan ni Sua. Napagtanto niya na kinasusuklaman siya ni Sua dahil masikat siya kaysa sa kanya sa mga lalaking estudyante doon. Samantala, nakatanggap si Kyung-sook ng tawag mula kay Haesang. Hiniling sa kanya ni Haesang na makipagkita sa kanya pagkatapos ng trabaho. Nang magkita sila, sinabi sa kanya ni Haesang ang totoong dahilan kung bakit niya iniwan ang kanilang pamilya. Nakonsensya talaga siya at muling humingi ng tawad kay Kyung-sook sa pag-iwan sa kanya at sa kanyang kapatid. Sinabi ni Kyung-sook na pinatawad na niya ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Napagtanto niya na si Haesang ay hindi kasing sama ng sinabi ng kanyang ama sa kanya. Matapos makita ni Mirae si Sua noong hapong iyon, nagsimula siyang mag-overthink sa lahat ng sinabi sa kanya ni Sua. Nagsimula siyang maniwala sa sinabi ni Sua at nakaramdam siya ng insecure sa sarili. Naisip pa nga niya ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa kanya kung makikipag-date siya kay Kyung-sook. Alam niyang malamang na hindi siya sapat para sa kanya, pero hindi niya maitago ang kanyang selos kung may gusto at nakipag-date si Kyung-sook sa ibang babae. Kinabukasan, nalaman ni Kyung-sook na tumakas si Kyung-hee sa bahay. Sa sandaling mahanap niya ang address ng kanyang kapatid, pumunta siya sa lugar na iyon at isinama siya. Plano niyang dalhin siya sa isang bagong bahay kung saan mas maginhawang manirahan si Kyung-hee. Galit si Kyung-hee nang dalhin siya roon ni Kyung-sook. Sinabi niya na ayaw niyang umuwi at makitang muli ang kanyang ama. Galit pa rin siya sa kanyang ama sa pagsisinungaling sa kanya tungkol sa totoong nangyari sa kanyang ina. Ngunit nangako si Kyung-sook na hindi niya ito iuuwi. Binalak niyang dalhin siya sa bahay ng kanilang nanay. Nais niyang muling magsama sina Kyung-hee at Haesang at muling mamuhay ng masaya. Sa kanyang pinagtatrabahuan, napakasaya ni Haesang nang malaman niyang titira si Kyung-hee sa kanyang bahay. Hindi niya mapigil ang mapangiti kapag naiisip niya iyon. Nang makita niya si Kyung-hee, niyakap niya ito kaagad. Humingi ng tawad sa kanya si Kyung-hee dahil noong isang araw ay naging bastos siya sa kanya. Sa gabi, naghanda si Haesang ng isang espesyal na hapunan para sa kanya at sa kanyang anak. Kahit na hindi ganoon kasarap ang niluto niyang pagkain, mukhang nag-e-enjoy si Kyung-hee sa hapunan kasama niya. Sa bahay, iniisip pa rin ni Mirae ang sinabi sa kanya ni Sua kanina. Siya ay naging malungkot at malungkot dahil doon. Nang magkasamang lumabas sina Mirae, Hyun-jung, Kyung-sook, at Woo-young, sinubukan ni Mirae ang kanyang makakaya na iwasan si Kyung-sook at nakipag-ugnayan sa kanya nang hindi gaanong hanggat maaari. Pag-uwi nila, iminungkahi ni Hyun-jung si Mirae na maging tapat sa kanyang sarili. Alam niyang crush niya si Kyung-sook. Kinabukasan, magkasamang nagtrabaho sina Mirae at Kyung-sook. Pagdating nila doon, nalaman nila na natanggap din si Sua bilang isang empleyado doon. Nang pumunta si Sua sa banyo, nagpadala siya ng text message kay Mirae. Hiniling niya sa kanya na bigyan sila ni Kyung-sook ng ilang espasyo para magkasama sa break time. Nang magkasamang nagtanghalian sina Sua at Kyung-sook, hinarap ni Kyung-sook si Sua dahil nasusuklam siya sa kanya. Alam ni Kyung-sook na hinahabol siya ni Sua at nagpapanggap lang na mabait kay Mirae. Pagkatapos noon, pumunta si Kyung-sook sa banyo. Sa lugar na iyon, nakatagpo siya ng isang empleyado doon na ilang beses nang naaakit sa kanya. Biglang nagsalita ng masama ang lalaking iyon tungkol kay Mirae. Nagalit si Kyung-sook nang marinig iyon, kaya agad niya itong sinuntok. Dahil sa kanilang away, kinailangang mapunta si Kyung-sook at ang lalaking iyon sa istasyon ng pulisya. Habang iniimbestigahan sila ng pulis, sinisi ng lalaking iyon si Kyung-sook na unang umatake sa kanya. Nagalit si Mirae nang marinig siya. Mabilis siyang pumasok at tumayo para kay Kyung-sook. Nagbanta pa siya na isusumbong ang lalaking iyon para sa sexual na panliligalig sa kanya sa pulis kung hindi niya hahayaan si Kyung-sook.
Hindi nagtagal, dumating si Haesang sa lugar na iyon pagkatapos niyang marinig na dinala si Kyung-sop sa police station. Sinabi niya sa pulis na naroon siya para sunduin si Mirae at Kyung-sop. Habang pauwi, tinanong ni Haesang si Mirae tungkol sa sexual na panliligalig na natanggap niya mula sa lalaking iyon. Umiyak si Mirae nang sabihin niya ito sa kanya. Inamin niya na hindi siya okay. Kahit na pagkatapos gawin niya ang lahat ng cosmetic surgery na iyon upang iligtas ang kanyang sarili mula sa pananakot, hindi pa rin naging maganda ang mga bagay para sa kanya. Kinabukasan, si Soo Hyun, ang direktor ng kumpanya ng kosmetiko ni Haesang, ay pumunta sa campus ni Mirae upang simulan ang kanilang partnership sa chemistry department. Sinabi ni Soo Hyun na gagamitin ng kanilang kumpanya ang kanilang science laboratory sa panahon ng summer. Dumating din si Haesang sa campus na iyon para magturo ng kurso sa chemistry department. Ngunit hindi pumasok si Kyung-sop sa kanyang klase dahil abala siya sa paghahanap ng trabaho sa isang beauty parlor. Gusto niyang maghanap ng side job para mabayaran niya ang buong upa kay Wooyoung. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang gawain sa beauty parlor na iyon, bumalik siya sa kanyang campus at pumasok sa klase ng kanyang ina. Nagulat ang mga estudyante sa kanyang klase nang makita nila ang kanyang bagong buhok. Kinabukasan, hiniling ni Haesang si Mirae na makipagkita sa kanya sa isang coffee shop. Tinanong ni Haesang si Mirae tungkol sa kumusta si Kyung-sop kamakailan. Biglang naalala ni Mirae ang sinabi sa kanya ni Kyung-sop kagabi. Tinanong siya ni Kyung-sop kung may nararamdaman ba siya para sa kanya o wala. Sinabi ni Mirae na naisip niya na hindi siya sapat para makipag-date sa isang sikat na estudyante tulad ni Kyung-sop. Ngunit sa halip na sabihin kay Haesang ang tungkol kay Kyung-sop, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Kyung-sop at kung paano niya naisip na hindi ito sapat para sa kanya. Matapos marinig iyon ni Haesang, kinumbinsi niya si Mirae na walang mali sa kanya. Iminungkahi niya sa kanya na maging tapat sa kanyang sarili at sundin ang kanyang puso. Kinabukasan, dumalo ang mga mag-aaral sa chemistry sa isang klase sa kumpanya ni Haesang. Lahat ng estudyante doon ay nakinig at maingat na sinunod ang mga tagubilin mula sa assistant ng pagtuturo. Sa isang pagsusulit, nalito sila nang maamoy nila ang mga pabango dahil ang mga pabango na iyon ay naglalabas ng malalakas na amoy. Sa mga mag-aaral na iyon, si Mirae lang ang nahulaan ng tama ang kombinasyon ng mga sangkap sa mga pabangong iyon. Galit at nagseselos si Soo-an nang makita niya iyon. Pagkatapos ng klase, nagpunta si Mirae at ang kanyang mga kaklase sa isang bar at sabay-sabay na uminom. Pero hindi sumama sa kanila si Kyung-sop at pinili na lang umuwi. Pero habang naglalakad siya pauwi, biglang umulan. Sa wakas ay nagpasya siyang bumili ng 2 payong at nagplanong magbigay ng payong kay Mirae. Ngunit nang sinubukan niyang makita si Mirae, biglang tumakbo si Soo-a papunta sa kanya at niyakap siya. Sinadya iyon ni Soo-a para pagselusan si Mirae. Sa wakas ay gumana ang kanyang plano. Biglang lumabas si Mirae sa bar at nakita si Soo-a na nakayakap kay Kyung-sop. Nakaramdam siya ng galit at selos dahil doon at iniwan sila kaagad. Wala siyang pakialam kung umuulan. Ang makitang magkasama sina Soo-a at Kyung-sop ay mas masakit sa kanya kaysa sa ulan. Nang makita ni Kyung-sop si Mirae na papalayo, itinulak niya si Soo-a at hinabol agad si Mirae. Ibinigay niya ang kanyang payong kay Mirae at nagtaka kung bakit bigla itong nag-iba. Sa wakas ay ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman sa kanya at hiniling na makipag-date sa kanya. Ngunit tinanggihan siya ni Mirae dahil ayaw niyang makatanggap ng mas masasakit na salita mula sa mga tao doon. Nag-aalala siya sa maaaring sabihin ng mga taong kapag nalaman nilang ang isang pangit na babae na tulad niya ay nakipag-date sa isang gwapong lalaki tulad ni Kyung-sop. Nadurog ang puso ni Kyung-sop nang marinig iyon, ngunit ganoon din si Mirae. Kinabukasan, habang papunta si Kyung-sop sa silid-aralan, nakita niya si Mirae. Sinabi ni Kyung-sop kay Mirae na hihintayin siya nito hanggang sa handa na itong tanggapin siya bilang boyfriend niya. Kinagabihan, malungkot at nagseselos si Kyung-sop nang makita niyang magkasama si Mirae at Wooyoung. Kakauwi pala ni Mirae at Wooyoung mula sa isang restaurant. Habang naghahaponan si Mirae at Wooyoung sa restaurant na iyon, ipinagtapat ni Wooyoung ang kanyang nararamdaman kay Mirae. Inamin niya na nagustuhan niya ito dahil sa maganda nitong mukha. Ngunit hindi matanggap ni Mirae ang dahilan na iyon at sinabi niyang artificial ang kanyang magandang mukha. Bago umuwi, hiniling ni Wooyoung kay Mirae na mag-isip ng seryoso bago siya magbigay sa kanya ng anumang sagot. Pero tinanggihan siya kaagad ni Mirae at sinabing may gusto siyang ibang lalaki. Alam ni Wooyoung na ang lalaking tinutukoy ni Mirae ay si Kyung-sop. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na huwag sumuko para makuha ang puso ni Kyung-sop. Habang naglalakad pa uwi si Kyung-sop, nakita niya doon sina Mirae at Wooyoung. Nalungkot siya at nagseselos nang makita silang magkasama. Nagpasya siyang huwag nang umuwi dahil ayaw niyang makita si Wooyoung. Pumunta siya sa bar ni Woojin at nagpasya na doon magpalipis ng gabi. Uminom din siya ng 7 bote ng soju ng mag-isa. Si Woojin ay nanatili sa kanyang bar para samahan ang kanyang kaibigan buong gabi. Kinabukasan, nagpakita si Kyung-sop sa isang klase na may maputlang mukha.
Napansin siya ng assistant at hiniling na magpahinga. Nag-alala si Haesang nang malaman niyang may sakit si Kyung-sook dahil sa sobrang pag-inom nito. Pagkatapos ay pumunta siya upang makita ang kanyang anak at binigyan siya ng isang basong tubig ng kulot para gamon ang kanyang karamdaman. Nang si Mirei at ang kanyang mga kaklase ay nanananghalian, narinig ni Mirei si Soo na nag-uusap tungkol sa kondisyon ng kalusugan ni Kyung-sook. Sinabi rin ni Soo sa kanyang mga kaibigan na talagang gusto niya si Kyung-sook. Nagulat si Mirei nang marinig iyon. Lalo siyang nag-alala sa maaaring sabihin ng mga tao kung tatanggapin niya si Kyung-sook bilang boyfriend niya. Walang paraan na makakalaban niya ang pinakamagandang babae sa campus nila. Nasaktan din pala si Won-ho sa sinabi ni Soo. Umalis siya sa cafeteria dahil nasusuka siya kay Soo na patuloy na nakikipaglaro sa kanya. Sinuportahan ni Ji-hyo si Soo at umaasa na makakadate ang matalik niyang kaibigan si Kyung-sook sa lalong madaling panahon. Narinig sila ni Yoo-yeon at naghinala si Soo na may balak na masama. Naghinala din siya na si Soo ang naghiwalay kay Tae-yong at Tae-hee kagabi kasi, nakita niya sina Soo at Tae-yong na papalabas sa parehong taxi. Habang nasa banyo si Mirei, nalaman niyang may anoreksya si Soo. Ipinasok ni Soo ang kanyang mga daliri sa loob ng kanyang bibig at inilabas ang pagkain na kanyang kinain. Ginawa niya iyon para mapanatili niya ang kanyang ideal weight. Nang lumabas si Soo sa kanyang stall, tinanong siya ni Mirei kung mayroon siyang anoreksya ngunit itinanggi ito ni Soo. Sinabi ni Soo na masama lang ang pakiramdam niya. Biglang naalala ni Mirei ang tungkol sa panahon na nagkaroon siya ng anoreksya. Dahil nahuhumaling siyang magkaroon ng magandang katawan, nalaman ni Kyung-sook na nagsimulang pag-usapan ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanya at kay Soo. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Soo at malamig na sinabi sa kanya na hindi siya interesado sa pakikipag-date sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na gusto niya si Mirei. Biglang dumating si Mirei sa lugar na iyon. Sa wakas ay hinarap niya si Soo para sa kanyang ginagawa. Alam niyang gusto ni Soo na makipag-date kay Kyung-sook dahil gusto niyang makita bilang ang pinakamaganda at sikat na babae sa campus. Napagtanto din niya na ginawa iyon ni Soo para magmukhang masama at hindi siya karapat-dapat na makipagkompetensya sa kanya. Noong gabi, nang umuwi si Woo-young, nalising siya dahil sa sobrang pag-inom niya. Sa kanyang pagtulog, daldal niya na siya ay tinanggihan ni Mirei. Nagulat si Kyung-sook nang marinig niya iyon. Pagkatapos ay tinawagan niya si Mirei at hiniling na makipagkita sa kanya. Nang magkita sila sa park, tinanong ni Kyung-sook si Mirei tungkol sa relasyon nila ni Woo-young. Sa wakas ay ipinagtapat ni Mirei ang kanyang nararamdaman kay Kyung-sook. Sinabi niya na tinanggihan niya si Woo-young dahil crush niya si Kyung-sook. Matapos marinig iyon ni Kyung-sook, hiniling niya kay Mirei na makipag-date muli at sa wakas ay pumayag si Mirei. Habang sabay silang naglalakad pa uwi, magkahawak kamay sila, tuwang-tuwa sila dahil magkakasama na sila sa wakas. Kinaumagahan, sa wakas ay nagising si Woo-young mula sa kanyang pagkakatulog. Nataranta siya nang makita niyang naghahanda si Kyung-sook ng almusal para sa kanya. Binigyan pa siya ni Kyung-sook ng vitamina. Tinanong ni Woo-young kung umiyak ba siya o nagkakagulo kagabi dahil kakaiba na biglang naging mabait si Kyung-sook sa kanya. Dahil opisyal na nagde-date sina Kyung-sook at Mirei, mas naging mas malasakit sa kanya si Kyung-sook. Bago sila dumating sa campus, hiniling ni Mirei kay Kyung-sook na huwag sabihin kahit kanino na nagde-date sila dahil natatakot pa rin siya sa maaari nilang sabihin. Naintindihan naman ni Kyung-sook at pumayag na gawin iyon. Ngunit habang nililigawan ni Soo si Kyung-sook, sa wakas ay sinabi sa kanya ni Mirei na sila ni Kyung-sook ay nagde-date. Nagpanggap si Soo na masaya para sa kanila at binati sila nang marinig niya iyon. Nag-aalala si Kyung-sook kung sasabihin ni Soo sa lahat na nagde-date sila, ngunit naniniwala si Mirei na hindi iyon gagawin ni Soo dahil walang paraan na saktan niya ang kanyang pride. Nang magpunta si na Mirei at Kyung-sook sa kanilang unang date, si Tae-hee at ang kanyang kaibigan ay biglang dumating sa lugar na iyon. Nagtago kaagad si Mirei nang makita niya sila doon habang tinulungan siya ni Kyung-sook na maagaw ang atensyon nila. Sa isang restaurant, nakita ni Soo si Tae-yong. Binigyan ni Tae-yong ng kwintas si Soo para pasalamatan siya sa palaging nandyan para sa kanya kapag kailangan niya ng kausap. Ngunit tinanggihan ni Soo ang kanyang regalo at sinabihan siyang huwag umasa. Nasa paligid si Yoo-yeon at nakita sila sa lugar na iyon. Sa ibang lugar, isang lalaki ang nagulat kay Sang-won na ginagamit ni Kyung-hee ang kanyang social media para ipakita ang kanyang marangyang personal na buhay sa publiko. Nag-aalala si Sang-won kung masisira nito ang kanyang reputasyon at masisira ang kanyang kampanya. Sa bahay, sa wakas ay sinabi ni Kyung-sook kay Woo-young na sila ni Mirei ay nagde-date. Nasaktan si Woo-young nang marinig niya iyon, ngunit sinubukan niyang itago ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan, masaya si Haesang dahil sa wakas ay nag-date sina Kyung-sook at Mirei. Sinabi niya na natutuwa siya na nakipag-date ang kanyang anak sa isang babaeng tulad ni Mirei, dahil mahal na mahal niya ang babaeng iyon. Pagkatapos ng klase, hiniling ni Kyung-sook kay Mirei na sabay na umuwi. Pauwi na sila, biglang nakatanggap si Mirei ng tawag mula sa kanyang kasambahay.
Sinabi sa kanya ng kanyang kasambahay na bibisitahin niya ang kanyang mga magulang sa ibang bayan. Umaasa si Kyung-sok na hiniling sa kanya ni Mirae na manatili sa kanyang bahay. Pagdating ni Mirae sa bahay, nagulat siya nang makitang nandoon ang kanyang mga magulang. Pumunta ang kanyang mga magulang sa lugar na iyon para bigyan siya ng pagkain. Habang bumibili si Kyung-sok ng isang bote ng alak, nakatanggap siya ng text message mula kay Mirae. Hiniling sa kanya ni Mirae na huwag pumunta sa kanyang bahay hanggang sa umalis ang kanyang mga magulang. Pagkaalis ng mga magulang ni Mirae, sa wakas ay dumating si Kyung-sok sa lugar na iyon at doon nagpalipas ng gabi kasama si Mirae. Kinabukasan, pagkatapos na pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan na maaari nilang makuha, sa wakas ay nagpa siya sina Mirae at Kyung-sok na sabihin sa kanilang mga kaibigan na sila ay nagde-date. Natuwa si Yoo-yeon at ang iba pa para sa kanila nang marinig nila iyon. Naisip nila na napakaganda ni na Mirae at Kyung-sok na magkasama. Sa ibang lugar, nalaman ni Soo-an na may kumuha sa kanya ng mga larawan ng palihim noong nakasuot siya ng miniskirt. Na-upload din ng taong iyon ang mga larawang iyon sa internet. Naisip ni Soo-an na si Won-ho ang may gawa nito, kaya pumunta siya sa kanya at hiniling sa kanya na tanggalin lahat ng larawang iyon. Ngunit sinabi ni Won-ho na hindi siya kailanman kumuha ng anumang hindi naaangkop na larawan sa kanya. Normal lang siyang kumuha ng litrato ng babae at ibinahagi ito sa isang panggrupong chat. Sa banyo, sa wakas ay nalaman ni Tae-hee at ng kanyang mga kaibigan na palaging inilalabas ni Soo-an ang pagkain na kinakain niya. Sinubukan ni Mirae na tulungan si Soo-an na itago ito sa kanila, ngunit hindi sila pinansin ni Soo-an at umalis sa lugar na iyon dahil nahihiya siya. Nagsimulang ma-depress si Soo-an dahil sa lahat na pinagdadaanan niya ngayon. Isang araw, hiniling ni Yoo-yeon si Soo-an na makipagkita sa kanya sa isang coffee shop. Mukhang naunawaan ni Yoo-yeon na si Soo-an ay nahaharap sa maraming problema kamakailan. Inamin ni Soo-an kay Yoo-yeon na kinasusuklaman niya si Mirae dahil maganda ang mukha niya mula sa cosmetic surgery. Samantala, hiniling ni Won-ho kay Woo-young na tulungan siya sa mga hindi naaangkop na larawan ni Soo-an na na-upload sa internet. Nang bumisita si Kyung-sok sa kanyang ama sa kanyang bahay, nakita niyang nadidismaya ang kanyang ama dahil ang kanyang karera ay sinira ng kanyang sariling anak na babae. Nalaman ng mga magulang ni Mirae na nagde-date sina Mirae at Kyung-sok at inaprubahan nila ang kanilang relasyon. Masaya sila na nakipag-date ang kanilang anak na babae kay Kyung-sok dahil alam nilang gwapo at mahusay na estudyante si Kyung-sok. Sa kanyang silid, sinisikap ni Woo-young ang kanyang makakaya upang humanap ng paraan para tanggalin ang lahat ng hindi naaangkop na larawan ni Soo-an mula sa internet. Tumawag siya sa mga awtoridad at hiniling sa kanila na tulungan siya dito. Sinabi niya sa kanila na ang mga larawang iyon ay kinunan gamit ang isang hidden camera kaya mahirap para sa kanya at sa kanyang departamento na mahanap ang taong kumuha ng mga larawang iyon. Dahil sa mga larawang iyon, nagsimulang magkaroon ng pagkabalisa si Soo-an. Siya ay pinagmumultuhan ng kanyang takot kahit na siya ay natutulog. Kinabukasan, hiniling ni Woo-young kay Soo-an na pumunta sa istasyon ng pulisya at ibigay sa pulisya ang kanyang testimonya bilang biktima ng mga eskandalosong larawang iyon. Sinabi ni Woo-young na gusto niyang tulungan siyang mahanap ang taong kumuha at nag-upload ng mga larawang iyon sa internet. Ngunit tinanggihan ni Soo-an ang tulong niya dahil ayaw niyang mas marami pang taong makaalam tungkol sa mga larawang iyon. Sa bahay, ipinagpatuloy ni Woo-young ang pagsisiyasat sa mga larawang iyon ng mag-isa. Nang bumisita siya sa isang account, nakakita siya ng isang post na tila banta. Sa post na iyon, sinabing may masamang mangyayari kay Soo-an ang gabing iyon. Nag-alala si Woo-young nang makita niya iyon. Sinubukan niyang tawagan si Soo-an ngunit hindi siya sinasagot ni Soo-an. Si Yoo-yeon ay kaklase ni Soo-an na nakatira malapit sa bahay ni Soo-an. Ngunit noong gabing iyon, nakikipag-hangout siya kasama si na Mirae at Kyung-sok sa isang coffee shop. Habang naglalakad si Soo-an sa kalsada, biglang lumapit sa kanya ang isang lalaking nagngangalang Dong-won. Siya pala ang lihim na kumuha ng mga larawan ni Soo-an at nag-upload sa internet. Ginawa niya iyon dahil nasaktan siya pagkatapos tanggihan siya ni Soo-an at patuloy siyang kinukot siya. Habang naglalakad pa uwi sina Mirae, Kyung-sok, at Yoo-yeon, biglang may narinig silang sumisigaw. Nagmamadali silang pumunta sa pinanggalingan ng sigaw na iyon at nataranta nang makita nilang sinasalakay ni Dong-won si Soo-an gamit ang isang bote ng tubig. Nag-hysterical si Soo-an dahil naisip niyang binuhusan ni Dong-won ng mapanganib na tubig ang kanyang mukha. Sinubukan pa niyang kitilin ang sarili nitong buhay dahil akala niya ay nasira ang magandang mukha niya ng tubig na iyon. Lalong nagalit siya nang makita niya si Mirae doon, akala niya ay tapos na ang buhay niya at si Mirae ang magiging pinakamagandang estudyante sa campus ngayon. Inamin ni Soo-an na kinasusuklaman niya si Mirae dahil namuhay si Mirae ng mas maligaya kahit na sumailalim siya sa cosmetic surgery. Ngunit pagkatapos siyang tulungan ni Mirae at ipakita ang kanyang pagmamalasakit sa kanya noong gabing iyon, sa wakas ay natanto niya na talagang nagmamalasakit si Mirae sa kanya. Sa wakas ay humingi siya ng tawad sa kanya para sa lahat ng nagawa niya sa kanya sa lahat ng oras na ito.
nagpa siya din siyang magpahinga saglit sa kolehiyo para pagalingin ang sarili. Pagkatapos, inamin ni Sue kay Kyung Sok na wala siyang crush sa kanya. Gusto lang niyang makipaglandian para malaman kung ilang lalaki ang may in-love sa kanya dahil sa kanyang magandang mukha. Sa wakas ay nagpa siya si Sang Won na humingi ng tawad kay Hai Sang. Mukhang bumubuti na ang kanilang relasyon ngayon. Nagplano pa silang magbalikan para sa kaligayahan ng kanilang mga anak. Samantala, si Mi Rae at Kyung Sok ay nage-enjoy sa kanilang buhay bilang magkasintahan. Hindi natakot si Mi Rae na ipakita sa mundo na boyfriend niya si Kyung Sok dahil wala na siyang pakialam sa iniisip ng mga tao tungkol sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, nagawa niyang patunayan na ang kagandahan ay hindi ang lahat sa mundong ito, ang pinakamahalaga ay ang panloob na kagandahan, ang dalisay at mabait na kaluluwa na mayroon ng isang tao. Dito nagtatapos ang serye. Salamat sa panonood, kaibigan!